kasalanan ko'y iyong bawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating managawang kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mo, pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ginawa ko? Tanong ng hari. Inutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak, at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak, at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makaipit
ikapitong ibayo ang pagon. Inyutos din niya sa pinagmalakas niyang tauhan ang gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang alo-anoy na palundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang ihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Nasadrak, Mesak, at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-rapat kang ipagdangal ang dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na talahanan, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sa buong
Diyos ng liwanag sa tiyagan ng ganap, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa akin, aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman di kami naalipin ninuman, paano mong nasasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tanda ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat na nakakasala, at alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya na lamang kung lahi kayo ni Abraham, gayon man pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginagawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, gayon sinasabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginagawa ni Abraham, ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinasabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa ama. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Father Hector, ang kura paroko po ng Holy Family dyan po sa Makati. Kasama po niya ang kanya mga pili o kaya favorite na mga parishioner sa Makati po. Andito po sila. At sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Para medyo mas uminit ang ating pakiramdam, pakibati po ng inyong mga kasama na magandang umaga. Sabihin po din natin kay Father Hector para hindi siya makatulog. Magandang umaga, Father Hector. Sa ating mga pagbasa, siguro napakagandang panginilay ang itong binibigay sa atin. Dalawang mahalagang values ng bilang Kristiyano ang pinapalala sa atin. Mahalagang masabi natin values na siguro magagamit natin sa pagpasok natin sa mahal na araw. At ano itong mga to? Unang-una, ang pagkakaroon ng prinsipyo. At yung pangalawa, ang panindigan sa katotohanan. Kung titingnan natin yung mga pahalaga na ito, yung mga values na ito, para nagiging cheap na ngayon. Anong ibig ko sabihin? Para nagiging walang halaga na. Kasi ang prinsipyo, pwede mawala anytime. Dahil siguro sa personal na interest. At alam naman natin sa mga Pilipino ngayon, parang nawawala na yung pagkakaroon ng prinsipyo. Sinasabi nga natin, parang madali nang isang tabi ang mga bagay na pinapahalagahan, ang mga bagay na ating pinag-ayaman. Kaya nga, nakakalungkot kuminsan na makita na parang nasisira na yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Panindigan sa katotohanan, pagiging totoo, tapat, yung mga values na ating pinapahalagahan, parang madali nang ikubli. At yung pangalawa na sinasabi kong parang chip na ngayon, yung panindigan sa katotohanan. Kuminsan kasi, yung totoo, pwede maging mali sa iba.
At kung kumisan, paramihan na lang ang labanan para malaman yung katotohanan. Pero alam naman natin, ang totoo ay laging mananatiling totoo sa paglipas man ng panahon. At kung titingnan natin ang ating mga pagbasa, ito ang tinuturo sa atin. Sa ating unang pagbasa, makita natin kung paano yung mga bayani ng mga Israelita ay masabi natin nanindigan para sa kanilang pananampalataya. At kung titingnan natin sa aklat ni Propeta Daniel, makikita natin si Sadrak, si Mesak at Abinago ay masabi natin mga bata na talaga nanindigan sa katotohanan. Kasi noong mga panahon na yon, sila ay nasa ilalim ng Babylonia. At ang hari doon ay si Nebuchadnezzar. Nagpagawa siya ng estatwa. At sinasabi, kung kayo ay nakarinig ng tunog, dapat kayong lumuhod at kayo ay sumamba. Pero yung tatlong bayani ng mga Israelita, hindi sumunod sa hari. At sa kanilang hindi pagsunod, galit na galit yung hari. Sila pa naman yung mga pinili ng masabi ating hari na maging kasama niya. Pero dahil sila ay may prinsipyo, dahil sila ay may pananampalataya sa Diyos, sila ay nanindigan kahit sila ay mamatay. Kaya nga nung nalaman nung hari si Nebuchadnezzar ang ginawa ng tatlong ito, sila ay pinagapos at hinulog sa mga sadyagliliyab na apoy. Alam po namin, biroan po namin ni Father Hector, dapat mag-practice ka na maran naman yung init. Para ngayong mga panahon ito, sobrang init na. At alam natin yung tatlong ito, dahil sila nandigan, sila'y pinatapon sa nagliliyap na apoy. Pero dahil sa katapatan nila sa Diyos, ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Kaya nga nasabi nung hari, di ba tatlo lang dapat yan? Bakit naging apat? Dahil sinamahan sila ng anghel ng Diyos. Ipinakita sa atin nung tatlong ito, ang kanilang prinsipyo at pananampalataya ay hindi pwede mabali kahit kamatayan. Ang kanilang pinapahalagahan ay ang kanilang pagkitiwala sa Diyos. Kaya nga dahil dito sila nanindigan at ipinakita nila na sila ay may prinsipyo sa buhay. Kahit nga sila ay mamatay, hindi mawawala yung mga kanilang pinapahalagahan. Kaya lang nakakalungkot kuminsan. Kuminsan dahil sa personal na interest, nawawala yung prinsipyo. Dahil kuminsan, masakit man sabihin, kuminsan sa politika, pwede mabali ang prinsipyo. Magsasabi ng kasinungalingan, hindi maninindigan. Sasabihin, kaibigan ko kasi siya, kaya okay lang. O kaya kuminsan, para sa boto yan, dapat pwede nang baliin ang mga pinapahalagahan. Pero gayahin natin yung mga bata dito sa ating unang pagbasa. Kahit kamatayan, hindi sila nag-bend, hindi man lang kumisap ang kanilang mata para manindigan sa kanilang pinaninindigan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero sa bandang huli, ipinakita sa atin, kung tapat tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sana, bilang mga Kristiyano, panindigan natin yung mga pinapahalagahan natin. Panindigan natin yung mga values ng pagiging tunay na Kristiyano. Bawal magsinungaling, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal makiapit. Ito yung mga bagay na ating pinapahalagahan. Kahit sana sa mga prinsipyo panindigan natin ito. Dahil ito ang magliligtas sa atin. Amen? Para natutulog na kayo ah. At yung pangalawa, yung masabi natin, panindigan para sa katotohanan. Narinig natin sa ating ebanghelyo, yung famous na linya ni Kristo. The truth will set you free. Sabihin nga natin, lakasan nga natin. Ang katotohanan
ang magpapalaya sa atin. At sana ito yung pahalaga natin dahil kay Kristo galing mismo to na ang paninindigan para sa katotohanan, ang pagyakap sa katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa atin sa kasalanan. At si Kristo, makita natin sa ating Ebanghelyo, ito yung chapter 8 ng John. Makita natin kung paano si Kristo hindi lang nagtuturo ng katotohanan, kanyang pinanindigan. Nagsimula to sa babae nakikiapit. Ito yung Ebanghelyo last Monday. At kung paano niya pinangaral na ang pagsunod sa batas ay dapat ginagawa dahil sa pagmamahal at hindi sa paghuhusga. At makita natin, sabi nga ni Kristo, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Nawala lahat. Sa end of chapter 8, si Kristo na ang binabato ng mga tao dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Marahil sa atin sa mga panahong ito, kung saan laganap ang fake news, kung saan laganap ang paninira, pinapalalahanan tayo ni Kristo, saliksikin lagi natin ang totoo. Dahil kung ano'y totoo, ito yung magpapalaya sa atin. Kung ano'y totoo, ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, may nabasa ako sa Facebook. Hindi ko alam kung sinong tao yung nagsabi nito. Sabi niya, yung mga tao daw ngayon, ang hinahanap hindi yung katotohanan. Ang kanilang hinahanap kung sino ang kanilang gusto. People now seek not for the truth, but they seek for who they like. Kaya nga kumisa para nagiging totoo na to. Pero sana huwag naman. Dahil tayo, naniniwala tayo na kay Kristo lang ang tunay na katotohanan. Na kay Kristo lamang ang magbibigay sa atin kung ano yung totoo. At sana ito'y pinindigan natin kahit sa kamatayan. Mga kapatid, ilang araw na lang papasok tayo sa pinakamahalagang araw ng ating pananampalataya, ang misteryo Paskwa. O sinisimulan natin to sa mahal na araw. At sana ito yung mas mahalin natin na mga value natin bilang mga Kristiyano. Tingnan natin kung ano yung mga pinapahalagahan natin. Tingnan natin yung katapatan natin sa Diyos. Dahil itong mga bagay na ito, ang tunay na magiging pagganap natin o pagdiriwang natin na mahal na araw. Maging Kristiyano na tayo na may prinsipyo. At maging tagasunod tayo ni Kristo na namumuhay at nakikipaglaban para sa katotohanan. Sabi nga ni Kristo, the truth will set us free. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ang ating sama-samang itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo,
mga walang kaalaman at lahat ng nagdurusa naway makatagpo ng paglaya mula sa pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sakit na ang kahirapan, ang nadama ko ay alin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain nang iyong binigay upang aming maiali din sa layunin, aming sambahin ang ngalan mo upang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw, ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin na Mesiyas. Sarap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus na itinanghal. Sa krus ipinasya ang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Arsobispo at ang kaparian. Lalaan mo rin ang mga kapatid na himlay mag-asang siling muling o buhay kaya hindi ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos ng kami ang puso ng San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagkupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala, buong pagmamahal, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo,
at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. At tuwing Biyernes at Linggo po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkikinabang namin, kami yung binibigyan ng kagalingan dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng mga kasama ko, mga kababaihan ng Jerusalem, ng Holy Family, nais ko po magpasalamat unang-una sa rektor po ng Quiapo Church. Binigyan po kami ng pagkakataon para makapagmisa, makabisita po dito. Maraming maraming salamat, Father June. At salamat din sa nagbigay sa atin ng homily si Father Mark, ang aking kaibigan. Parang hindi na kami magre-recollection. Maganda po yung kanyang binigay. Anyway, maraming salamat, Father Mark. At sana sa susunod ay mabisita kami ng Puon na Sereno, no? Mapagbigyan uli kami, mabigyan ng pagkakataon para mabisita ang aming lugar ng ating Puong Nazareno. So maraming salamat. Salamat sa mga kasama ko. Nagpipilgrimage kami at bilang paghahanda rin para sa mahalagang araw ng ating pananampalataya, ang Holy Week. So maraming salamat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko ang lahat. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahendasalan sa pamagitan ng bisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Kasama ko po si Father Mark, magagawad na pagbabasbas sa inyo at pagpalain kay lahat na makapangyarihan, mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglay ang kapayapaan sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.